uupo, hihiga, at gugulong-gulong pa. Sa isip nga naman ng ilang bata, lahat ng lugar pwedeng gawing playground. Pero hindi ang lugar na ito. Gitna ito ng F. Mariano Avenue sa Barangay de la Paz, Pasig. Hindi lang yan ang makapigil hiningang laro ng dalawang bata. Sa CCTV ng barangay, makikitang ilang beses muntik mahagip na mga dumadaang motorsiklo ang mga bata habang nakahiga sa kalsada. Sa isang pagkakataon, isang tricycle ang dumaan sa mismong lane kung saan nakapuesto ang mga bata. May isang punto pa, nagpabalik-balik ang mga ito sa paghiga, paggulong at paglaro. Pagkakita raw sa CCTV, agad pinuntahan ng mga barangay tanod ang lugar at sinagip ang mga bata. Halos muntik na talaga masaga sa nung bike na nakakatakot talaga. Tapos meron pang time na tinatakpan siya ng parang tarpaulin yata yun, baka mamaya hindi makita. Delikado sa mga motorista dahil pag nagkataon, kasalanan pa rin nila kahit na hindi nila sinasadya na mabangga yung mga bata. Ipinatawag ang mga magulang ng mga bata para pagpaliwanagin at isailalim sa counseling. Binalaan din sila ng barangay na sa ilalim ng ordinansa ng lungsod laban sa pagpapabaya sa mga anak lalo na kapag 10 oras ng gabi. Sa susunod na malagay sa parehong sitwasyon ng mga bata, pwedeng magmulta mga magulang ng hanggang 5,000 piso at isang buwang kulong. Naglet ng magulang dahil pinapabayaan nilang nasa labas. Yung sa asunto sa city ordinance na yan Sa amin, sa part namin, counseling lang. Ang mga magulang ng mga bata humingi ng dispensa sa barangay. Unang beses lang daw itong nangyari. Pinagsabihan na raw nila ang mga anak. Hindi ko alam na ganun yung nangyari na ginawa nila yon sa sobrang paglalaro ng lan. Sabi niya pa, sorry kasi medyo naglalaro lang talaga kami. Hindi niya naisip na ganun yung nagiging nangyari, yung naging sitwasyon. Dano Tingkong, GMA News.